Proud akong lumaki sa Capri, Part 9. Wow, di ba? 9 taon na. Nagsimula tayo noong 2011, tapos ginawa na natin siya yearly. At kitang-kita naman natin ang naging resulta ng event na ito dahil every year, pataas ng pataas ang percentage ng mga kabataan na nakakapagtapos sa ating barangay. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, lalo na sa Forest Team. Salamat kay President Doc, kay Vice President Hilda, sa lahat ng mga kasapi ng Forest Team ng PYM at sa iba pang mga kabataan na laging tumutulong sa pag-arrange ng ating program. So ngayong taon, ang tema natin ay hindi ko alam. Pinag-uusapan namin yun 2 nights ago. Pero nakalimutan ko kung ano ba yung final theme. So ngayon, ang i-share ko lang ay ang theme ko for the year ay larger purpose, yung why. Why? Bakit nga ba natin ginagawa ang mga ginagawa natin? Kapag alam natin yung reason, ito yung galing to sa idea to ni Simon Sinek. Meron siyang TED speech na most viewed. Why, what, how. So, ang ibig lang yung sabihin, kapag alam natin yung reason ng ginagawa natin, madali na yung what, ano, madali na yung paano, basta alam natin yung why. So, for me, ang daming nangyari ngayong taon, simula Q4 last year, sobrang aligaga, ang daming nangyayari sa work, sa Toastmasters, sa community. Sobrang dami na minsan itatanungin mo na lang yung sarili mo, teka nga, bakit ko nga ba ginagawa to? Bakit ko nga ba pinapahirapan yung sarili ko? Na to the point na nagkakasakit na ako, hindi na ako nakakatulog ng maayos. So, ang ginagawa ko lang, kapag dumarating ako sa point na yon, i-center ko yung sarili ko, parang ibabalik ko yung sarili ko sa space na, teka, saan ba ako nagsimula? Bakit ko nga ba ginagawa itong mga ginagawa ko? So, isa yon, yun yung theme ng taon ko ngayon. Kapag dumating ako sa point na nahihirapan na ako, tatanungin ko yung sarili ko, i-remind ko yung sarili ko, bakit nga ba ako nasa ganitong situation? So, paano natin ngayon i-relate yan sa proud akong lumaki sa Capri? Yung event na yan ay isa lamang tool. Pero ang big why natin ay gusto nating bigyan ng inspirasyon ng mga kabataan sa barangay natin na kahit mahirap tayo, kaya pa rin nating makapagtapos ng pag-aaral. At bakit ba kailangan nating makapagtapos ng pag-aaral? Kasi kapag meron kang diploma, mas makakakuha ka ng magandang trabaho. Kapag meron kang magandang trabaho, magyaroon kang malaking sahod para matulungan mo yung family mo. So kung titignan mo yon, inspiration para magkaroon ng diploma, diploma para magkaroon ng trabaho, trabaho para magkaroon ng sahod para matulungan ng family mo. So ang big why talaga doon ay matulungan ng family mabago ang destination. Mabago ang, tama ba? Basta mabago ang destiny ng family. Destiny. Mabago ang destiny ng family kung mahirap man tayong pinanganak. Kasalanan natin kapag mahirap pa rin tayong mamamatay. So that's the big why. Baguhin ang destiny ng family mo. So yung mga programs na ginagawa ng Forest ay isa lamang tool para ma-hit natin yung big why na yon. So, congratulations sa lahat ng graduates kasi nandun kayo sa track para ma-achieve nyo yung big why nyo. Keep it up. May mga, simula pa lang to, mas mahirap yung mundo ng
ng corp, mas mahirap yung mundo ng corporate kasi basta kakaiba siya, kakaibang mundo. But again, if you will remind yourself na bakit nga ba ako nag-aral? Bakit nga ba ako bakit ko nga ba tinanggap tong trabaho na to? Doon ka lang babalik, bakit? Okay? Congratulations din po sa mga magulang na lagi pong nagpupunta sa London. Loan dito at loan doon. Isa pong malaking biyaya na nakaraos na po kayo. Congratulations po. Sana po we'll see the fruits of your labor soon. Ayun, tapos, so yan, bigwa. Yung pangalawa at pinakamahalaga ay babalik tayo kung saan tayo nagsimula. So si Lord ang dahilan ng lahat kung bakit tayo narito sa mundo, even our parents, even our siblings, they don't own us. Si God lang. So, ano man yung mga nangyayari sa bawat area ng buhay natin, work, family, community, si God, tatanungin natin si God, makikipag-usap tayo kay God. Like, Lord, bakit nga po ba, ano nga po ba yung talagang gusto mong mangyari kung masyado pong nagiging maingay yung paligid ko, hindi ko po naririnig kung ano yung gusto mo. Lord, patahimikin mo po yung paligid ko at para po marinig ko kung ano yung kalooban na gusto mo para sa akin. So again, yun lang. Yung meron tayong sariling theme for Palsy this year, but for my life, for this year, ang theme ko ay Know Your Why at Be Back, like Return to God. Ayun lang po. Maraming salamat at congratulations ulit sa mga magulang at sa mga nakapagtapos. Adios! Sheila Cancino from Singapore.